What's up guys? Popaw Tave here. Tara na't alamin natin ang limang kakaiba at pambihirang sasakyan sa buong mundo. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin. Number 5. Walk Car. Hindi lahat ng gamit pang transportasyon ay may malaking hugis. Ibahin mo ang panglima sa ating listahan, ang walk car. Ito ay isang maliit na sasakyan kung saan ay papwede mong ilagay sa iyong bag na parang isang laptop. Ang kakaibang portable electric scooter na ito ay maaari mong gamitin saan mo man gustuhin, lalo na sa mga mahabang lakaran o kaya naman sa iyong pang-araw-araw na trabaho. Salamat sa piling materyales na ginamit sa sasakyan na ito, na dahilan sa pagiging magaan nito tulad ng carbon fiber at aircraft grade aluminum, kung saan ay may kabuoang bigat na 3 kilograms. Ang maximum speed naman nito ay aabot sa 16 kilometers per hour na kayang tumakbo ng 5 hanggang 7 kilometro, depende sa bilis ng iyong pagpapatakbo. Ito ay idinevelop ng isang Japanese company na Kokowa Motors na mabibili mo sa halagang $1,300 o 65,000 pesos. Number 4. Porsche 996 Hoverboard. Ang nakakaaliw na sasakyan na ito na kung saan ay aakalain mong makikita mo lang sa mga amusement park ay isang fully operational vehicle na idinevelop ng isang Spanish studio na Bell & Bell. Ang nakakatuwang itsura nito ay parang isang Porsche na hinati ang pinakaharap at nilagyan ng isang komportableng upuan na parang isang sofa. Ito ay kinabitan ng rear at front lights, voice assistant at detalye ng isang sasakyan na tumatakbo na parang isang hoverboard. Ngunit wala pong karagdagang impormasyon patungkol sa bilis o mga technical data nito. Number 3. Vanderhall Venice GT. Ang sasakyan na ito ay idinevelop ng isang American company na Vanderhall, kung saan ay may itsurang vintage. Ang kahanga-hangang sasakyan na ito na Venice GT ay nagtatampok ng 194 horsepower engine na may automatic transmission at may tatlong gulong, dalawang gulong sa harap at isang gulong sa likuran. Ang interior naman nito ay gawa sa tan leather. Mayroon din itong 3-inch sport-tuned exhaust, wooden steering wheel na may glossy black center, at may bigat na aabot sa 1,460 pounds. Number 2. Edward. Sa unang tingin mo pa lang sa sasakyan na ito, ay iisipin mo na talagang mahihilo ka kapag sinubukan mo, dahil ang upuan nito ay umiikot ng 360 degrees, kasabay ng pag-ikot ng dalawang malalaking gulong nito habang umaandar. Ang sasakyan na ito ay sadyang itinisenyo upang umikot ng 360 degrees. Subalit, pwede mo naman din itong paandarin ng fixed position na naaayon sa kagustuhang posisyon ng driver. Or kung gusto mo naman ng daredevil na pag-andar, pwede mong subukan ang upside down fixed position. Ayos, 'di ba? Para ka lang sumasakay sa isang amusement ride. Ang kakaibang sasakyan na ito ay konsepto ng isang grupo ng mga estudyante sa Australia. Ang ideya nila ay nagsimula noong 2009, matapos nilang mapanood ang sikat na pelikulang Star Wars. Ang pangalan naman nito na Edward ay hindi nagmula sa kung kaninong tao, dahil ang pangalan nito ay isang acronym na nangangahulugang Electric Die Wheel with Active Rotation Damping. In short, Edward. Number 1. Rogelio Baldos Customized Sidecars. Ang huli sa ating listahan ay hindi sasakyan, kundi ang ating kababayan na gumagawa ng mga kakaiba at pambihirang sasakyan na si Rogelio Baldo.
Si Rogelio ay tubong Arayat, Pampanga, kung saan ay dating nagtatrabaho bilang mekaniko sa Japan, hanggang sa matapos ang kanyang kontrata at manatili sa Pilipinas upang maging welder at fabricator. Hindi mo may pagkakaila na malikhain at talentado talaga ang kababayan natin na ito dahil sa dami ng kanyang nagawang proyekto. Base pa sa kanya ay hilig niya talaga na mag-eksperimento sa mga motorsiklo. Nakilala si Rogelio sa paggawa niya ng mga customized sidecars para sa mga PWDs at ang kanyang pinakakinahahangaan na Philippine T-Rex na may makina ng Kawasaki Ninja 250cc at talaga namang may napakaangas na disenyo. Kakaiba talaga at pambihira ang mga sasakyan na naitampok natin, lalo na ang gawa ng ating kababayan. Alin ang pinakanagustuhan mo? Ibahagi mo na sa comment section below. Huwag po natin kakalimutan i-click ang subscribe button at ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos natin. Kung nagustuhan mo naman ang ating episode ngayon, ay pindutin mo na din ang like button. Maraming salamat mga Kaopaug TV!